Alright, so Jeff Ronald mula sa IST Knowledge. So, continue natin yung ating last tutorial about sa Animate CSS plugin na pwedeng i-download sa internet. Just type Google, then type download animate.css. Then sa pinaka-link niya sa umpisa, yun yung click nyo para makuha nyo yung open source na yun. So, let's continue. So, pag-andi ko muna yung ating navigation. So, what I'm going to do is to style our display. So, okay. So, ID yan, kaya hash. So, gamit natin na position fixed para fixed lang siya sa taas. Then, width is 100%. Then, gawa natin siya ng background na white. Okay, tingnan natin. So, save. Save. Refresh page. Oh, what happened? So, open browser. Ah, sorry. Class pala yan. Class display. Kaya that sign. Ayan, that sign. Okay, so yan. Okay na. So, fix na yung ating navigation. So, ngayon, meron ako ditong word or document na tumutukoy sa lahat ng ating Animate CSS plugin. Okay, so gagawin ko lang yung dinownload natin or yung file ko na animate.css, ito siya. Ang gagawin ko lang dyan is copy ko lang to. So, just copy this and paste natin sa ating folder. Dito. So, ngayon meron tayo dito ang animate.css. So, ready na yan. Then, syempre, ililink natin yung ating animate.css. So, link css animate.css. So, ready na yung ating classes ngayon. So, ngayon, kung nakita nyo, yung image is nagbabago na, ano. So, lagyan natin ang class dito, for example, ganyan siyang zoom in. So, kung makikita nyo sa word, meron ditong zoom in. Ito siya, zoom in. So, tandaan nyo po, this is a sensitive case. Kung capitalize yan, dapat capitalize din yung type nyo. So, save natin. Ganyan natin. So, zoom in. Okay, zoom in. Tama ba sa pwede ko yung zoom in? So, tingnan natin na. Animate. Okay. So, tingnan natin. So, kulang ng animated zoom in. Dadagdagan nyo ng animated zoom in pala. So, animated zoom in. Ayan o, diba? So, ngayon, yung ating CSS plugins dito na animate na dinala natin sa internet, lagi nyo dadagdagan ng animated, then kung ano yung pangalan ng animation nyo. Okay? So, ito yung mga pangalan niya, zoom in. Kung gusto nyo dagdagan ng slow, pwede nyo dagdagan ng slow. Makikita nyo, slow siyang mag-zoom in. Nakuha ba? Pag yan yung slower, makikita nyo, slower siya. Yan. So, gumaganda, no? So, dito sa ating display, gawa tayo ng class, animated din na slide in left. Slow. Yan. So, makikita nyo, ating navigation ngayon, mag-slide siya doon sa left. Yan. Pangit tingnan. Excuse me. So, bagayin ko lang to. Oh, gawin natin siyang So, gawin ko lang ano kaya? Dito na siguro, gawa tayo ng class bawat isa. Ay, hindi, alam ko na. Cut ko to, paste natin to. Yan, copy ko to, cut ko to. Gawa natin siya ng span tags para just sa span. Walang cut ko to. Then, dito tayo gawa ng class. So, tingnan natin. Okay, ayaw niya. Ready, wag. Balik natin. So, dito na lang. Class. 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 So, tingnan natin. Ayan, oh. Nakita niyo ba?
nagkaroon siya ng animate. So, pwede siyang gawing bounce. Kung gusto nyo, bounce. Yan, nag-bounce siya. Kung gusto niya flip, pwede rin flip. Mag-flip yan. Yan, o, diba? So, marami tayo dito mga animation plugins na pwede nyo gamitin. It's up to you kung anong gusto nyo. For example, fade in. Fade in, slow. Oops, hindi ikaw. So, nakikita nyo, mag-fade in sila. Diba? So, tanggalin ko yung slow. Normal tayo. Ang pangit. Ano ba maganda? Heartbeat? May heartbeat dito eh. Ayan, heartbeat. Ayan, heartbeat. So, baguhin ko lang, heartbeat. Tanggalin ko to. Tanggalin dito. And let's clip and makikita nyo, heartbeat sila. Ayan. Kung gusto nyo gawa ng infinite, pwede rin. Pwede nyo siyang gawing infinite. So, sa ating duration, meron ditong infinite. Ayan, animated infinite. So, dadagdag nyo na sa class na infinite. Ayan. Basta, wag nyo tandaan nyo na hindi pwedeng mawala tong mga animated na to. Okay? Kasi pag wala yan, hindi gagana yung animation natin. Gamit yung CSS plugins. So, tingnan nyo. Kahit yung infinite, hindi gumana. Diba? So, hindi pwede mawala yan. So, tingnan nga natin. Kaya tingnan nyo, yung homepage natin is naka-infinite. Pwede nyo gawin yan sa inyong navigation. Kung ang bawa, nasa homepage ka, para alam ng user na nasa homepage siya, lagi siyang naka-infinite na nagbibit. Kaya pag pupunta sa about, yung about naman ang infinite na nag-heartbeat. So, ganyan ang style natin. So, ganyan na pinapadali yung trabaho natin pagdating sa pag-create ng CSS animation. Gamit yung animate.css. And ayusin ko na yung koala picture, no? Okay. So, profile img. Hanapin ko lang yan. Okay. Ah, hindi. Sa display. So, gagamit tayo ng z-index 1. So, bakit? Nakikita nyo ba to? Ayan, yung picture. Angat dun sa nav. So, pag ginamit ng z-index 1, yung navigation ngayon ang angat. Ayan. Nakikita nyo. At yung ating picture is nag-zoom in. Pwede nyo pagandahin yan. Pwede nyo laruin yung animated CSS natin. Pwede nyo gamitan ng zoom in up. It's up to you. Ayan siya, o. Diba? Yung ating Jeff Ronald, yung header, pwede gamitan ng animated bawa, slide in right. Yan. So, yun, o. Okay. So, muli. So, ito po yung ating animation CSS properties and ating bagong tutorial will be media queries. So, magsiset na tayo ng mga responsive website depende sa mga size ng browsers or devices. And maraming salamat. So, out.